sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwentong nagniningning. Kwentong maghahatid sa inyo ng makabugsong damdamin. Istorya ng sakit, pananabik at pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat isa. Ang kwento ni Young TV. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, palike po ng aking video, pakiclick na din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para updated kayo sa paparating ko pang uploads. The Hacendera Finds a Love in a Farmer, Finale. Ho! Agad na naalala ni Donato ang ginawa niyang pag-amin ng nararamdaman kay Dea noong unang araw pa lang na nakita niya itong nagtungo sa manggahan. Pero pagkatapos na yon ay hindi na uli siya bumanggit dito ng kung anong namamagitan sa kanila ng dalaga. Ah, iyon ho ba? Wala ho yun. Nagandahan lang talaga ako sa kanya. Pero mahirap haluan ng personal ang trabaho, kaya kinalimutan ko na iyon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oho naman, bakit ho? Hay, mabuti naman at ganyan na pala ang damdamin mo sa kanya ngayon. Dahil kung hindi, naiwan ka sa pansitan. Ho? Anong naiwan sa pansitan? Biglang kinabahan ang binata. Galing ako sa bahay nila kanina at nabanggit ni Ma'am Gabby na kamakalawa pa pala bumalik ng lungsod si Ma'am Dea. Ho? Tila nakarinig ng kulog si Donato sa narinig. Kamakalawa pa ho? Oo, teka, akala ko ba'y kinalimutan mo na siya? Bakit ganyan na lang ang pagkareak mo? Ah, wala ho, nagulat lang talaga ako. Pero lihim na nagngingit-ngit si Donato. Damn, umalis siya noong ding araw na iniwan ko siya sa kanyang silid. Kaya pala nagmumukha na akong tanga kahihintay sa kanya rito. Walang dumarating. Hindi malaman ni Donato kung ano pa ang iisipin ngayong nalaman niya na binaliwala pala ni Dea ang mga naganap sa kanila. Boring kasi sa San Isidro. Paiwas na tugon ni Dea sa pinsan habang pinag-aaralan niya ang monthly report ng mga kaganapan sa resort. Oh, bakit naman tinapos mo agad ang bakasyon mo? Nakangiting tanong ni Joanna na siyang munang nag-take over sa pwesto ni Dea habang nagbabakasyon siya. Ganon, ibig mong sabihin, wala ka man lang nakilalang guy na nakapagpatibok sa puso mo? Joanna, alam mo naman na hindi yun ang dahilan kaya ako humiling ng 6-month vacation na. Nairapan ni Dea ang pinsan. Kahit ang totoo, tila may kumislot sa kanyang puso. Alam ko, but you can't blame me kung mag-isip ako noong ganoon at palihim na humiling. Aba, baka naman nakakalimot ka. Sa magpipinsang babae ay ikaw na lang ang walang asawa. Sina Kuya Peter ay mga lalaki naman kaya okay lang na wala pa silang asawa. Pero ikaw, baka tumanda kang dalaga. Loka, mahirap ang mag-iisa. Hayaan mo na. Okay lang naman eh. Anong okay? Hoy babae. Gusto mo bang hindi katanggapin ni San Pedro sa langit? Bawal doon ang never been kissed at never been touched, ano? Bawal doon ang walang romance of life. Lihim na tigilan si Dea. Sino may sabi sa'yo na never been touched at never been kissed pa ako? Kung alam mo lang ang nangyari sa akin doon, baka mahimatay ka. Sa loob-loob niya habang kunwari ay abala sa binabasa. I have a romance in life. Si Donato. He's the romance of my life. Isip-isip ni Dea, pero dahil sa pagbanggit ni Joanna sa bagay na iyon, tila may nabuhay na init sa buong pagkatao ni Dea. Kasunod niyon ay tila gusto na namang umiyak ng kanyang puso. Donato, I miss you so much. I miss your kisses, your hug, and the way you make love with me. Mali ba ang ginawa kong pag-iwas sa'yo, iyong damang-damang naman ang puso ko na mahal kita? Sa katanungang iyon ay hindi magkakaroon ng kasagutan sa puso't isipan ni Dea kahit papaulit-ulit niyang itanong pero hindi naman niya magawang aminin sa sarili na nagkamali siya. Kaya ang kalungkutang nadarama ng dalaga ay sumahol ng sumahol hanggang kalaunan pati ang trabaho niya sa hotel bilang OIC ay naapektuhan. Donato, I really miss you.
Ano kaya kung balikan kita? Oo nga, babalikan kita sa San Isidro. At bahala na, tatanggapin ko na lang ang sasabihin ng mga tao sa paligid. So what kung magbubukid ka lang? Ang mahalaga, sa'yo ko liligaya. Donato, I love you. Habang dumaraan ang mga araw, lalo kong nararamdaman na gusto ka ng buong kong pagkatao dahil wala ka sa tabi ko. Ma'am, excuse me po. Buhat bumukas na pinto ay papasok ang isang assistant ni Dea na si Sofia. Yes, may problema ba? Napaunat siya ng upo mula sa pagkakahilig sa swivel chair. Ah, na-check ho kasi namin na bali dalawa pala ang nasagutan nyo na gagamit ng Violet Information Room sa Lunes at Martes, isa sa Torilo Marketing at isa sa Chesca Publishing na magdaraos ng team building seminar. Ha? Paano nangyari yun? Ang Torilo lang naman ang nakakausap ko at... Ma'am, na-check ho kasi namin na bali dalawa pala ang nasagutan nyo na gagamit ng Violet Information Room sa Lunes at Martes, isa sa Torilo Marketing at isa sa Chesca Publishing na magdaraos ng team building seminar. Ha? Paano nangyari yun? Ang Torilo lang naman ang nakausap ko at... Ma'am, kayo po ang may sabi na nakausap na nyo ang chief officer ng Chesca Publishing at na-close na nyo ang deal na dito nila idaraos ang kanilang team building seminar, hindi ba? Ha? Ganun ba? Di makapaniwalang tanong ni Dea sa kanyang assistant. Ma'am, kayo nga ho, nakaharap pa nga ako habang kausap nyo sa phone si Mr. Chesca. Ganun ba? Natutop na lang sa noo si Dea. Nakalimutan ko eh. Ano kayang gagawin natin? Naisagot ko na rin sa Torilio Marketing ang pinakamalaki nating information room. Yung medyo maliit naman ay okupado na rin ang araw ng Lunes at Martes. Lihim na sinisisi ni Dea ang sarili kung bakit palagi siyang wala sa kanyang sarili kaya nagiging malimutin na siya. Ma'am, kung tawagan na natin kaya si Mrs. Chesca at sabihin natin na ang mabuti pa, ako na lang ang makikipag-usap kay Mrs. Chesca. Wika ni Joanna na papasok na sa opisina niya. Joanna, narito ka na pala. Yeah, at narinig ko ang problema niyong dalawa. So, to the rescue na lang muna ang beauty ko, okay? Kakaya naman sa'yo. Ako may kapalpakan pero ikaw ang sasalo at... Okay lang iyon, ano ka ba? Para ano't pareho tayong paraiso kung hindi tayo magtutulungan. Anyway, naisip ko na talagang wala ka pa sa kondisyon na magtrabaho. So, I decided to take over again. Nakangiting uwi ka ni Joanna. Ha? Naku, huwag na lang at... Ano ka ba? Hindi pa naman talaga tapos ang 6 months vacation mo, hindi ba? So, ituloy mo na lang kahit narito ka sa resort. Pero, wala nang pero-pero, okay? Enjoy your life and being single. Anong malay mo, baka isang araw ay may asawa ka na pala. Hindi mo man lang na-enjoy ang buhay na walang iniintindi kundi ang maglakwacha. At dahil narito ka sa resort, bakit hindi ka sumama kina Uncle Christian na darating bukas dito para magbakasyon kasama ang mga piling tauhan sa The Strong Tiger? Ha? Huh? Darating sina Uncle Christian? Yup, and you know what? May mga kasama siyang mga piling secret agent ng agency at balita ko. Magyayat sila at mag-iikot sa isla at iba pang karatig ng pulo. Aside from that, mag-i-scuba diving at jet ski sila. Hindi ba't ikaw ang madalas na umungot noon kay Uncle Christian na turuan kang mag-jet ski at mag-scuba? Pwes, this is the moment that you're waiting for. Kulitin mo si Uncle, sumama ka sa yate. Sige, pag-iisipan ko yan. Kahit paano ay nakadama ng excitement si Dea. Pero paano nga pala yung tauhan niya na kasama? Don't worry about them. Ilan lang naman ang kasama ni Uncle sa yate na maglalayag sa gitna ng dagat. Yung iba ay dito lang sa resort. Mag-e-enjoy. Talaga? Well, maganda yan. Biglang naalala ni Dea ang balak na balikan sa San Isidro si Donato. Pagkatapos ng paglalayag namin, babalikan kita, Donato. Bulong ng kanyang puso. Talaga? Kaya humanda ka, ha? Oo ba? I'm glad na sumama ka sa paglalakbay na ito, Dea.
Nasisihang wika ni Christian habang magkatabi silang nakatayo sa dak ng yate at tinatanaw ang isda paraiso na paliit na ng paliit sa kanilang paningin. Kasi nga ho, noon ka pa gustong matutong mag-scuba, hindi ba? Saka nakakainip na rin naman sa resort kapag wala ka ng ginagawa kundi mag-swimming. Nakangiting wika ni Dea sa amain. Well, you said it right, iha. Tumanaw ito sa mas malawak na karatagan gamit ang binocular. Ah, siya nga ho pala. Akala ko ba'y may kasama tayong mga tauhan mo sa agency? Dapat parang tayo lang ang sakay nitong yate. Of course not, iha. Bago kita ipatawag kay Joanna kanina ay narito na ang mga tauhan ko. Gamit nila ang dalawang cabin sa ibaba. Yung isa ay sa iyo at yung isa naman ay sa akin. Ganun ho ba? Oo, actually natutulog siguro sila. Hey, wait. Bakit ho? I forgot my laptop. May kakausapin pa naman ako sa internet na mahalagang tao. Ho? Naku, paano ho iyon? Babalik ulit tayo sa isla? Malayo na tayo ah. Ah, hindi. Ganito na lang. Ihihinto ko na lang muna rito sa gitna ng dagat ang yate. Then, gagamitin ko ang buong rubber boat na dumotora nakasabit sa gilid para makabalik ako sa isla. Iiwan niyo ako mag-isa rito? Biglang nataranta si Dea. No, of course not. Nasa ibaba ang mga tauhan ko at nagpapahinga. Anytime ay aakyat sila rito. Pero uncle, just wait me here, okay? Hayin lang naman ang isla paraiso, abot tanaw pa rin. Walang nagawa si Dea nang ihinto na ni Christian ang yate at ibaba ang rubber boat sa kinalalagyan nito at pinaandar at napabalik sa isla. Nasundan na lang ni Dea ng tanaw ang palayong rubber boat habang nakatayo siya sa gilid ng deck. Maya-maya ay pilit niyang nilibang ang sarili sa pagtanaw sa malawak na karagatan at sa naglulundagang isda mula sa tubig. Napapangiti na lang ang dalaga kapag nakakakita ng kawang-kawang na isda na lumulundag pataas at sabay-sabay ding sisisid pa ilalim. May pagmamadalingang bumaba siya sa kanyang cabin para kunin ang baang videocom. Pagkuway umakyat na uli siya sa deck. Nagulat pa si Dea nang pag-akyat niya sa deck ay napansin niyang may tao nang nakatayo sa control room at minama ni Obra ang manibala ng yate. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang pamilyar na bulto ng matangkad na lalaking nakatalikod sa gawin niya kaya hindi pa nakikita ang mukha. Maya-maya ay kinuha ng lalaki ang nakasabit na binocular at sinipat ang paligid. Isa siguro siya sa mga tauhan ni Uncle Christian, niisip ni Dea. Marahang itinulak ni Dea ang pinto ng control room. Excuse me? Tawag pansin ng dalaga rito. Yes? Otomatikong lumingon kay Dea ang lalaki. Oh my God! Gimbal si Dea nang makilala kung sino ang lalaki. Hi! Simpatiko ang ngiting sumungaw sa mga labi na Donato habang humahakbang na sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Napahakbang naman si Dea paatras. Well, isinama kasi ako ni Sir Christian sa paglalayag na ito bilang treat sa mga accomplishment ko sa agency. Accomplishment? Naramdaman ni Dea na sumanggi na ang likod ng binti niya sa silyang nasa likuran kaya hindi na siya makaatras. Yeah, isa sa accomplishment ko ay nahuli na ng mga military ang mga infiltrator ng asyenda na may masamang balak sa mga paraiso. Huminto ang lalaki sa paghakbang nang halos isang dangkal na lang ang layo ng mga katawan nila. Inflator? Militar? Yeah, mga taong labas na nagpapanggap na karaniwang magbubukid at trabahante ng asyenda. Pero ang totoo, kumukuha lang sila ng tiyempo para isabotahe ang inyong angkan, pati na rin ang mga tauhan ng asyenda na tahimik ang pamumuhay. Alam iyon ng Uncle Christian mo dahil nag-report sa kanya si Mang Arturo na nakahalata sa kilos ng mga bagong tauhan. Hindi totoong tiyuhin mo si Mang Arturo? Napabuntong hininga si Donato. I'm sorry, pero hindi talaga. Nang gabing inakala mong nabundol mo ako, nagpapanggap na akong bagong tauhan ng asyenda noon.
Dalawa sa mga taong labas ang nakahalata na isa kong espiya, kaya tinangka nila akong patayin nangyayain sa isang kainan. Pero nanlaban ako at naghabulan kami. Nagkataon naman, paraan ang sasakyan mo kaya muntik mo na akong mabangga. Muntik ng mabangga? Ibig sabihin, hindi kita nabundol talaga? Nakapagpreno ka, hindi ba? Medyo nahihilo lang kasi ako kaya ako natumba. Pero nang makaalis ka na, inabutan ako ng dalawang humahabol sa akin. Naglaban kami at sila ang nadisgrasya at nahulog sa bangin. Noon ka naman bumalik at inakala mong nahulog ako. Kung ganoon, talagang wala akong kasalanan. Dea, hindi na iyon mahalaga, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin na makakasira iyon sa misyon ko? Kailangan kong magpatuloy sa pagpapanggap at nalaman kong sino-sino sila. Malaya akong nakakakilos at nakakahalubilo sa kanila hanggang makuha ko ang tiwala ni Caradolfo na siyang pinakapinuno ng grupo. Nagkwento ako ng mga kunwari ay inis ko sa pamamalakad ng asyenda at inalok nila akong sumama sa grupo. Hanggang isama na nila ako sa kanilang kuta at doon ako nakakuha ng mas maraming ebidensya laban sa kanila. Marami pang sinabi sa Donato pero isa lang ang nagtutumining sa utak ni Dea. Hindi nga karaniwang trabahante ng asyenda ang binata. Hindi totoong isa lang itong simpleng magbubukid. Niloko mo ko. May umaahong galit sa dibdib ni Dea. No, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang totoo dahil mabubulilyaso ang misyon ko. Kahit na, niloko mo pa rin ako. Tinuklas mo ang lahat ng tungkol sa pagkatao ko at nagpumilit kang makapasok sa buhay ko tapos hindi mo nagawang magtiwala sa akin gayong it was an SOP. Wala iyong iniwan sa mga militar secret na kahit sariling pamilya ay hindi pwedeng makaalam. No, mabilis na tumalikod si Dea at humakbang pabalik sa kanyang cabin. Dapat ay nagpahiwatig ka man lang sa akin na hindi mo ba ako naiintindihan? Mabilis na nakahabol pababa si Donato at niyakap si Dea mula sa likuran. Hindi ako makakilos ng maayos at normal kung hindi ko inilihim sa iyo ang totoo. Naramdaman ni Dea ang paglapat ng dibdib nito sa kanyang likod. Hindi maiwasan ng dalaga ang mapapikit. God, I really miss this man. Sigaw ng kanyang puso. Dea, please be reasonable. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Pinipilit kong huwag maramdaman na nagtatampo ako sa'yo dahil iniwan mo ko. Dahil binaliwala mo ang nangyari sa atin at iyon ay dahil sa paniwala mo ay isa akong magbubukid. Wika ni Donato habang hinahalikan ang mahaba niyang buhok. Nararamdaman iyon ni Dea at nalulusaw ang pagdaramdam ng kanyang puso. Kasabay niyon ay paggapang ng guiltness sa kanyang dibdib. Oo nga naman. Kahit paano ay naging materialistic si Dea dahil nagawa niyang talikuran ang lalaking nagpadama sa kanya kung paano magmahal, kung paano maging ganap na babae, at kung paano ang umakyat ng lampas pa sa langit. I'm sorry, kasi ayokong sasabihin ng mga taong sa paligid ko kung malululong ako sa'yo. Isa pa, kahit na naganap na sa atin ang mga bagay na iyon, nagdudumilat pa rin ang katotohanan na hindi pa kita lubos na kilala. No, it's okay. Humigpit pa ang yakap ni Donato sa dalaga. Ang mahalaga, narito ka na ulit sa mga bisig ko. And I'll never let you go again. Hindi mo na ako matatakasan, Dea. Hindi mo na magagawa iyong kagaya noong una tayong magtagpo na tinakbuhan mo ko. Hindi ka na rin makakatakas na kagaya ng ginawa mo pagkatapos kong dalhin sa piling mo ang walang kapantay na kaligayahan. Masuyong usal ni Donato habang nakapikit ang mga mata at ninanamnam ang mga katagang binibigas habang patuloy na maliliit na halik sa mahabang buhok ni Dea. Napabuntong hininga na lang si Dea sa kadahan-dahang humarap sa binata at niyakap ang mga braso sa leeg nito. I'm really sorry. Masuyong hinaplos ni Dea ang pisngi ng binata. And I know, it's too late. Dahil ikaw ang unang naghanap. Pero gusto ko pa rin ipalam sa'yo. Pagkatapos ng paglalayag na ito, bala kong bumalik sa San Isidro. Bala kong bumalik sa'yo.
Talaga? O maliwalas ang mukha ni Donato? Yeah. I miss you terribly. Hindi ko kayang ang lungkot. Ang kalungkutan gabi-gabi kong kapiling sa tuwing maaalala ko ang mga naganap sa atin. God, I really miss those kisses. The way you made me a complete woman. The way you... Shh! Masuyong iniharang ng binata ang isang daliri sa mga labi ni Dea. It's all over. Magkasama na ulit tayo ngayon. Marahang humaplos ang palad ni Donato sa mukha ng dalaga, bumaba iyon sa may leeg. Sapat ang init ng palad nito sa kanyang balat para makaramdam siya ng kakaibang init. And I'm always willing to make you feel a complete woman. Donato, may mga kasama ka sa... No, we all alone here. Just you and me. Tayong dalawa lang. It was all a setup. Ha? Huh? Pagkatapos ng mission ko, ipinagtapat ko sa Uncle Christian mo ang namamagitan sa ating dalawa. Lahat-lahat. Lahat? Tila gustong mamulan ang pisngi ni Dea sa isiping alam ng amain ang mga naging kahinaan niya. Yeah, noong una ay nasuntok niya ako. Pero kalaunan, nang ma-realize niya na kaya ako nagawa iyon, ay sa laki ng pagmamahal ko sa'yo. He's very much willing to help me na mabawi ka. And this is it. Hinayaan niyong mapagsolo tayo sa lugar na ito. Pagkatapos, kailangan natin magpakasal. Donato, I love you, Dea. Will you marry me? Napalunok si Dea. Paano siya makakasagot ng hindi? Sige. Tanging naisagot ni Dea. Dea, I really missed you. Sukat doon ay mahigpit na yakap ang ginawa ni Donato sa kanya, saka siniil ng maalab na halik ang kanyang mga labi. Habang magkayakap silang humahakbang patungo sa cabin kung saan kanina pa ay naghihintay ang malambot na kama upang muli nilang pagsaluhan ang isang matamis at mainit na pagniniig. Makalipas ang 3 buwang preparasyon ay ikinasal na si Dea at Donato. Wala na silang iba pang mahihiling kundi ang magkaroon ng malusog at masayang pamilya. Maraming salamat sa pagtutok, aking minamahal na mga tagapakinig. Panibagong kwento na naman ang inyong masasaksihan at matutunghayan na tiyak kapupulutan nyo ng aral at kilig. No matter how difficult the situation is, a true love will always conquer all the problem that will block each other's way.